Hello guys, magandang hapon po. Ang oras ngayon ay alas 3:30 ng hapon. Kainitan ng araw. Bagyang maganda po yung hihip ng hangin. Walang ulap dahil napakainit. Kayo po ay mamimitas tayo ng string beans. O tinatawag na sitaw sa Tagalog. Ayan o. Ganito po yung pagpipitas ng sitaw. Para po hindi malaglag yung bulaklak na susunod na ano. Papakita ko pa sa inyo. Ayan, close up natin ha. Ayan. Samba. Yan. Ito pong daliri kong ito. Yan po yung bulaklak. Yan, dyan susunod na mamumunga. Yan, dapat hindi matanggal yan. So, ang gagawin natin, pilipitin natin ng ganito. Yan. Yan. Susunod. Pilipitin. Ayan, tignan nyo, hindi siya natanggal. So, kung hilain natin, may tendency na matanggal. Ayun, ayan pa siya. Hindi siya natanggal. Ito dahil walang kasama. Ay, may kasama din to. Ayan o. Oh, dapat hingin natin, hingat tayo. Kasi hawak ko yung camera ko, kaya hindi ko maano agad. Yan ang po yung nakuha ko. Mula doon, kumtrito, yan po yung napitas ko. Pinipili ko lang yung ano, matataba. Sa kabila. Oh, sa kabila naman tayo. Ayan. Sa kabila. Ito kasing mga ano, ito tataba na lang to. Wala siyang ano. Hindi na siya haba. So, kailangan pitasin na to. Ayan. Saka ito. Aba, no? Ito dahil ito. Ayan. Ayan ang susunod na ano. Magiging bunga. Ayan. So, hingat tayo. Ingatan natin matanggal yun. Ayan ang pilipitin. Dapat kasi hawakan mo yung isang kamay. Kaso ako, hawak ko itong camera. Pasensya na po, wala akong kasamang, wala akong photographer. Unlike sa mga ibang YouTuber, meron silang taga hawak ng camera nila. Ako, nag-iisa lang. Kasi po, hindi naman ako talaga after sa kikitain. Ang sa akin po ay may bahagi ko lang yung aking nalalaman o knowledge sa pagpa-farming. Di ba lang, hindi na kumita sa YouTube. Basta may share ko yung aking kaalaman sa pagsasaka. Tulad po nito, itong mga sitaw, pwede rin pong hindi lagyan ng balag o paakyat yung ano, yung mga sitaw. Kaso,
huwag kang mag-expect na ang kanilang bunga ay tuwid. Kasi po, pag nasa lupa, natural, tulad nito, nasa lupa siya, hindi baluktot siya, kasi nga, hindi siya nakabitin. Kaya baluktot. Kaya yun po yung advantage ng nakabalag. Ayan. Ganun sa ano, ganun din sa mga playa, kailangan nakabalag sila, oh. Dati po meron kaming binhi ng sitaw, yung kulay puti, yung native nating sitaw. Marami kaming binhi nung, kaya lang yung mga namimili, mas prepared nila yung kulay green na to. Sabagay, malambot nga naman. Ito po, yung mga insekto, dyan tinitira yung ano, yung sitaw. Sinisip-sip dyan. Ito sa tabing ano. Kailangan din ng mag-spray ka ng insecticide para ayun, oh, tignan niyo po yung sira, oh, sinira na ano, insekto. Ayan, pakita natin. Ayan po, yung mga naninipsip, yung ano, yung mga brown leaf hopper. Sa amin ay kambulag o butterfly, yung brown, kulay brown na butterfly. O kaya yung ano, yung alam mo yung bees, yung putakte, natawag na putakte sa amin. Yun po, tutusukan yan. Katapos, magiging larva yun. Magiging uhod. Pag lumaki yun, magiging butterfly uli. Yun ang ano, yun ang cycle ng uhod tsaka yung butterfly. Kahit po sa mga talong, sitaw, o sa mga mais, yun po yung cycle ng uhod at saka yung mga butterfly. Wow, ito ang ano, primera klase yan. Kailangan yung matataba lang ang kunin natin para bukas meron pa rin maharvest. Kasi kung kukunin mo lahat, pati yung ano, wala ka ng harvest kinabukasan. Tsaka po isa pang ano, isa pa kung isang may babahagi ko sa inyo na kapag po yung dahon ng mga gulay ay ito yan, tawag sa amin ay kumukulubot. Ayan, ibig po sabihin yan ay kulang sa patubig, sa tubig at saka sa sustansya. Pero
meron pong itinuro sa amin, lalo sa mga palayan, kapag po sobrang berde ng palay, ay hindi rin na nagandahan. Kasi po ay ang mga isyekto, parang ano sila, naingganyo. Kaya dapat katantaman lang. Yung meron tayong chart na ano sa palay, malalaman mo doon kung kulang siya sa potassium, kulang sa phosphorus, merong chart. Sa mga gulay, minsan kasi meron ako napanood sa ano, yung isang agriculturist sa Israel. Sabi niya, huwag kayong magdilig ng ano, ng halaman sa umaga. Kasi po hindi kailangan ng halaman yung tubig sa umaga. Kaya sila drip irrigation sa pag mainit na po yung sikat ng araw, doon sila nagpapatubig. O nga naman, sa umaga tayo magpapatubig, hindi pa naman kailangan ng halaman yung tubig. Kasi maaga pa yun eh. Parang sa tayo rin. Kapag hindi mainit, hindi naman tayo inom. Ako, iinom ako kape. Basta may kopi, ayos na. Katatapos ko lang po magkape sa ilalim ng puno ng mangga. Kahit mainit, masarap higupin yung kape ang mainit. Lalo na sa klimang mainit. Ito po, maiksi ito, kailangan kunin na kasi hindi na siya ahaba. So kailangan pitasin na. Yun po, mamimitas muna ako sandali ha, para makarami. Lilipat naman ako sa mga siling panigang at saka sa talong at saka sa mga okra. Guys, ito naman po yung siling panigang. Tawag doon siling haba. Ayan po. Ayan. Ang tamang pagpitas ng ano ng siling haba o siling panigang, kailangan po pisilin mo yung katawan. Yan. Kapag po matigas na yung ano katawan, tulad nito matigas na, pwede na. Pero yung ito, ayan, malambot. Hindi pa po pwede yan. Kung sa 4 kilo, lugi ka. Tsaka madaling masira o anong tawag doon? Sagliang mapanat. Kasi nga, hindi pa siya ganong inog. Ito po pwede. Ito po yung tamang pag ano lang siya. No? Yan o. Yun. Yun ako siya. Ito pwede na ito. Huwag mong hilahin. Kasi ito, mabubunot yung ano, mababali yung pinakatangkay. Ito po, napatubigan kanina. Kaya kita nyo, basa. Pero yung sitaw, hindi pa na po napapatubigan. Pipili lang tayo ng medyo malalaki. Kasi konti lang naman ang gagamitin. Ang ano lang sa sigang, sinigang. Meron akong pina-morder ako ng punla.
ang pangalan ay Amaya. Mahaba sila, parang ganito kahaba. Yan po, ganyan kahaba. Pero malalaki yung ano, matataba yung katawan. Yan po ay yung ginagamit na ano, yung mga nagluluto ng ano, ng dynamite, ika nga. So, after, siguro, ayon sa mga nagtitinda ng binhi, nung huli ko siyang nakausap, by the end of the May siguro, pwede na po raw yun. I-deliver niyo yun. Itatanim namin dyan sa ano, yung bakante na dyan. Ang hirap mamitas ng ano, ng sili. Kaya mahirap. Hindi mo alam ang gagawin. Kukunin mo. O yan. Tama na siguro to. Pasahog lang sa sinigang. So, lipat tayo sa mga okra. Tignan natin kung may bunga. Yung mga okra. Katapos, pagkatapos ng okra na yan, ay yung talong naman. Pero tinatawag na eggplant. Ngayon po, mamimitas tayo ng okra. Ayan, ito. Ang liliit pa lang, no? Mababa pa lang, pero dami ng bunga. Ayan. Mas magandang mamitas ng okra sa umaga. Hindi sila makunat. Tsaka kailangan gumamit ng gunting. Kasi kaya pinipilipit ko makunat dahil ang haling tapat. Tsaka hawak ko yung camera ko kaya hindi ko ma pinipilipit ko na lang. Dalawang linya lang po itong okra namin kasi sinubukan lang namin. Yung iba kasi hindi nabubo. So, yun po. Lilipat naman tayo sa talungan. Okay. Ito, mamimitas tayo ng talong. Yun lang malalaki ang itasin natin. Kasi sayang. Tulad nito, oh, yan. Maliit pa lang to, no? Maliit pa lang yan? Kunin na natin kung maliit pa. Uy. Ayan, oh. Maliit yung lalagyan ko. Lagay ko. Hindi kakasya dito. Yung mabibitas kong talong. Oops. Yun po. Ito. Lalaki. Ito pa. Impa. Ito pa.
Ayun. Pagbitas. Saan ba yung nandito? Kita ko rin ang laki. Ayun, wala. Ito, tatago. Tatago ka. Ikaw din. Yan nga ba sinasabi ko, hindi tayo nagdala ng lalagyan. Maliit yung lalagyan natin. Ano bang gagawin natin? Andali, kukuha ko ng sako. Kukuha rin tayo ng subukan natin yung ano, yung aking kasabah o kamuting kahoy. Susubok tayo ng mga ilang puno kung pwede ng harbisan. Itong siling labuyo, ayan po, may bunga na. Kaso, wala pang hinog. Ayan o. Ganda rin yung bulas ng ano, puno ng siling labuyo. Bali, 1, 2, 3, 4, 5. Limang linya po yung siling labuyo. Yung ito naman pong malinis, yan po ang tatamnan ko ng kasaba o kamuting kahoy sa Friday. Yung pong cuttings ko nandun na sa lilim ng kay Mito. Pinapatubo ko lang ng konti para bumuka yung mata. Kapag po medyo ano na yung mata, yun na yung senyalis na pwede nang itanim. So, sa Friday, mag-bibidyo rin ako. Gagamitin naming pang-hararo o paggawa ng linya, yung kubota naming maliit na 4x4, dalawang talim nun. Katapos, mag-hire na lang ako ng magtatanim, kahit na mga limang tao lang. Kasi po, ano yun, 12 sako na cuttings. Pasensya na po kung hindi ko masyadong nabidyoan yung pamimitas ko ng talong. Kasi po para akong nahihilo. Siyempre, yoko, tayo, yoko. Yung para akong natutumba, nasusubsub. Pero marami pa rin akong ano, na napitas na bunga. Ito po, katunayan, ito po yung napitas ko. Ayan. Oh. Diba? Malalaki. Kumuha rin ako ng tanglad. Kasi daw, gustong mag humigop ng sabaw. Kahit na hindi native na manok ang iluluto namin. Yan po yung tanglad. Marami akong tanglad doon. Ilang puno yun. Siguro mga, dati po mga 30 na puno yun. Kaya lang nangamatay na ilang, siguro mga 6 o 5 puno yung andyan. Pero mayayabong siya, malalaking ano puno. Kaya kumuha ko, yun o. Yan po yung tanglad, tinatawag na lemongrass. Ayan po yung tanim namin. Tulad ng na-video ko, na-upload ko kahapon yung video ko sa YouTube.
dito sa YouTube, lahar turn into fertile land. Ayun po, lahar na yan. Lahar po yan. Buga ng Mount Pinatubo. Katapos dumalo yung lahar dito, kaya po lahar. Pero tulad ng sabi ko, mataba rin pala yung lahar. Kapag binungkal mo at pagyamanin, lagyan ng additional na organic tsaka synthetic fertilizer, ayan po kalalabas. Ano, kita nyo naman yung mga sitaw, mga sili, okra, talong, siling labuyo, ayan po, no? Yan ang katibayan. Ang lahar ay pwede palang magsitubo yung mga vegetable. Muli po, ako'y nagpapasalamat kahit hindi pa tapos itong aking video sa inyong panonood, sa inyong walang sawang suporta, kahit na hindi tayo sumahod, o basta may share ko lang po sa inyo yung aking knowledge o kaalaman sa pagsasaka. Yan po, kanina hindi natupigan yung anong napatubigan, yung siling haba, siling panigang. Bukas, itong talong at saka sili, ito, yan ang patutubigan. Then after that, yung ano naman, yung string beans o yung sitaw. Yung tubig galing dun sa aking irrigation, ayan. Ayan po yung hose. Dugtong-dugtong na hose. Ayan po, wala akong pambili. Ayan, ang aking irrigation. Yung sa mga sitaw naman po, ay manggagaling dun sa may aking swimming pool. So magsasalubong sila dun. Kaya sana kung meron lang akong pambili ng hose, halagang 4,000 pesos po, 100 meters makakabot sa mga sitaw hanggang dun sa aking deep well na yan. Yun po, maraming salamat po. Ito, susubok tayo ng ano, ilang puno ng kamuting kahoy. Tingnan natin kung may laman na. Lalaga tayo. Try muna natin, ha. Dali. Ito guys, tingnan natin to, ha. Merong laman yung kamuting kahoy ko. Wow. Wow, ang laki. Sabi ko, tatlo lang. Oh, ito po isa. Subukan natin ito. Sandali. Hindi ko kaya. Kailangan dalawang kamay. May malamok mga pagkakarami. Sa kanya pa doon yung tangkay, no? Galon? Ayun, hindi kailangan tayo na panasking. Ganun palugtong. Kasi, hindi nyo. Ano mo lang itong black? Ito yung pinder. Ito, di sa kaya kasi di sila yung pwedeng pamaranong. Ay pwedeng pamaranong. Makapanilo, mapali. Ay, blood ko. Sikot labunga. O sa di kayo makakarket eh, burilo, diretsure, ano ka rin? Yung po guys, hindi ko na nakuhang magpaalam doon sa tabi ng kamuting kahoy kanina. Napakabigat, tatlong puno lang, halos kalahati sa ako. Pwede na, kaya lang medyo mura pa yung ano, yung presyo ng per bags. Magkano lang? Pag umabot ng mga 800 pesos per sako, papa-harvest ko na. Yun po, tatlong puno, halos kalahati sako yung nakuha-kuha niyan sa likod. Oh, so,
Ito po, pauwi na ako. Muli po ako'y nagpapasalamat sa inyong panonood. Sana po patuloy nyo ako suportahan sa aking pag-video na to. Kahit na konti lang ang kaalaman ay may babahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Pagpalain na awa tayo ng buong may kapal. Muli po, ito ang inyong lingkod sa Dikyakabod, farmer senior citizen ng Pampanga. Jesus love us. Bye-bye. God bless. See you next video. Salamat po.